welcome back to my channel. So ayan, as of now, we're here at SM Calamba and I'm here with my mom today. Yeah, so she's going to buy a new camera for me and I will use that for vlogging. I'm so excited. Let's go. Mommy! So yun guys, nabilhan na ako ni mommy ng camera. So, Nikon EOS M200. So, thank you mommy. Grabe, mahal ng price. So, thank you so much. Thank you so much mommy. So, ayun guys. And, pauwi na kami ngayon. Ayan, ito yung mga freebie. Oh, ayan. May tripod na kasama. And, dito sa bag, ang dami pa rin yung mga freebie na binigay. So, ayun guys, pagdating ko sa bahay, pauwi na kasi kami ngayon. So, magagawa ko ng tutorial and ipapakita ko sa inyo yung mga features ng camera as well as yung mga freebies. So, let's go! Hi guys! So, ayun, anong oras na kami nakauwi kagabi? And, charge ko na muna yung battery ngayong araw kasi kahapon, hindi ko na talaga kayang mag-vlog kasi pagod na ako. So, ayun, ngayon is ipapakita ko sa inyo yung camera ko, which is the Canon EOS M200. So, napakaganda niya guys, but first, I'll show you the freebies. So, ito yung una, tripod. So, ayan, binigyan nila tayo ng tripod. So, bumili kami sa SM Calamba. So, sa photo line yon. And, ito yung binigay nila na tripod. So, ayan. Perfect na perfect to kapag, kunwari, walang magpipicture sa'yo. Tapos, solo ka lang. Ayan. I-set mo lang ng timer yung camera and mag-take ka na ng pictures. So, ito yun. Ayan. So, ang cute. Yung TV nila tripod. So, na, ayan siya, guys. And, ayan. So, pwede mo naman siya i-adjust. Ayan, oh. So, adjust mo lang siya kung gusto mong patangka rin, ganyan. So, yan yung first one. We have the tripod. So, ilagay muna natin siya dito sa tabi. And then, ito na, guys. So, dito yung camera. So, ito pa isa nilang freebie. So, yung bag. And ang ganda ng bag, guys, kasi malaki siya. So, ayan. Ayan. Canon EOS. So, pakita ko sa inyo yung loob. So, ayan siya. Merong dalawang lalagyan. So, yung isa kasi for the camera and isa yung sa lens. So, dyan mo siya ilalagay. And, meron din syempre na strap. Then, na ito na guys! Yung mismong camera na. Yes. So, ayan. We have the bag and the tripod. And, binigyan din nila tayo guys ng memory card na 32GB. And, ito na yung mismong camera guys! Tada! So, Canon EOS M200. Ayan. Actually, kahapon nagpaturo na din ako sa mga staff kung paano siya gamitin para mapakita ko sa inyo. So, ayan siya. And we're going to open the box. So, naayon pa yung warranty niya. 1-year warranty. Ito pa yung receipt. And yung price ng camera na to is 34,998. So, ayan. 2 pesos na lang and 35,000 na rin siya. And ito naman, ito yung guide kung paano mo ba gagamitin yung camera. So ayan, may iba't ibang mga languages. And then, ayan na guys, na ito yung mga kasama ng mismong camera. So, first one is ito, of course, yung pang charge. So ayan, naka-seal pa siya. And, charge ko na nga siya kanina. So, binalik ko lang ulit. So, naito siya guys. So, kapag ka nag-charge kayo, ayan, meron siyang dalawang light dito. So, kapag once na-charge mo siya, syempre low bat, nakalagay pa dun sa ilaw is charge. So, once na full na siya, lilipad na yung ilaw sa baba, which is nakalagay na is
full. So, ganun lang siya. And hindi siya basta-basta sinasaksak, guys. Kailangan nyo nitong cord. So, ayan. Binigay din sa atin. So, ayan. So, ito yung cord niya. So, papakita ko sa inyo. Ayan. And nakikita nyo meron dito na saksakan dito sa may unahan. So, ilalagay nyo lang to dito. Ayan. And then, kailangan nyo din ng adapter, guys. So, bumili ako kanina ng adapter natin. And, ayan. So, para ma-charge na siya. And, ayan. Lagay nyo lang yung battery dito. Then, mag-charge na siya, guys. Then, yung next is, may ako na lang siya ayusin. Yung mismong strap para sa camera. So, na ito, Canon. Ayan. Meron siyang libre na strap. So, yeah. And then, na ito na yung battery. So, ayan, Canon. Then, ito na yung mismong camera. Oh my God. Dahan-dahan lang. Baka mabasag. Kung so, ayan, naka-bubble wrap pa talaga siya. Ayan. Ayan. Wow! I'm so happy. Ang ganda ng camera, guys! So, ayan na siya. And, okay, ayan. Pwede mo iganyan yung screen niya. Ayan. So, wait. Buksan muna natin siya. Lagyan natin siya ng battery. So, pag nilalagyan nyo siya ng battery, di ba? Ito yung camera. Nasa ilalim yung lalagyan ng battery niya. So, ayan. And, kung may makikita kayo, gagantuhin nyo lang yung button para ma-open. Kailangan nyo lang siya slide papunta sa left. Ayan, sa left. So, ganyan. Slide nyo lang siyang ganyan. And, nakita nyo pumaltek. And, ayun. So, ulitin natin. Slide nyo lang siya papunta sa left. And, ayan. Bukas na siya. So, meron naman nakalagay na arrow dito. So, ibig sabihin, pag ganun mo siya ilalagay. So, ilagay natin siya. Ayan. So, okay na. Ibalik mo lang ulit. So, ayan. Okay na siya. And, pindutin nyo lang dito sa taas ng camera yung on. So, dito makalagay, on. So, dun nyo lang siya pipindutin para mabuksan siya. So, ayan. Once na pin ito, pag i-off nyo siya, ito lang ulit yung button na pipindutin nyo. So, pag i-open, press the button on. And, ayan, mabubuksan na siya. And, alam nyo yung pinaka-nagustuhan ko dito sa camera, guys? Touchscreen siya. So, ayan, okay. So, ayan, when you shoot in RAW or CRAW format, you can apply effects after shooting. So, pwede ko pa pala maglagay ng effects. Actually, hindi ko pa masyado na-explore tong camera na to. Ngayon lang talaga. Kaya, ayan, so mag-try-try tayo mamaya. But, ilagay muna natin yung lens ng camera. Wait lang. Okay, ilagay muna natin yung lens niya para mapakita ko sa inyo. So, here is the lens. Ayan. So, ito yung lens niya, guys. And, para ilagay siya, tatanggalin muna natin itong nandito. Okay. Ayan. And, ito na yung mismong camera nyo. Wait, baka balag-lag. Hindi ko pa na yun. And then, yung sabi sa akin nung staff, para ilagay daw yung lens dito sa camera, lagi mo titingnan dito yung may color white na circle. So, ito yung white na circle. Kung nakikita nyo sa video, ayan siya. And dito, meron din siyang white na circle. So, kailangan nyo lang silang pagtapatin para mailagay. Ito yung white and ito yung white. So, lagayin natin sila and ayan. So, pag may narinig kayo na click, so ibig sabihin na okay na yung lens natin. And syempre, pag mag-take kayo ng picture, itatanggalin nyo pa yung mismong cover ng lens. So, ayan. So, it's up to you. Pwede nyo siyang i-adjust. So, pag nag-adjust kayo ng lens, guys, meron kayong makikita dito na parang arrow. So, kailangan nyo siyang i-press. So, ayan. I-press nyo siya pataas and then, ayun. So, pwede nyo na siya i-adjust. Kung i-zoom in nyo or i-zoom out nyo yung binivideohan or pinipicturean nyo. So, ayan. Press and hold the lens. Ayan, binibigyan nyo naman tayo ng instruction kapag ka, bago nyo palang binubuksan yung camera. So, kapag magbibideo kayo, ang ipipress nyo lang is itong button na to. So, parang sa recording. So, ayan siya. And, kung makikita nyo yan, nagbibideo na siya. 1, 2, nandito sa taas ko, ilang seconds na siya. And, kapag katapos na kayo magbideo, ipipress nyo lang din itong red button. And, ayan. And, kung gusto nyo makita kung nasa na yung video na isinot nyo, dito lang kayo sa pinakababa. So, ayan, parang play button. So, ayan.
Ayun. So, nandito na yung video and i-click mo lang siya. Dahil touchscreen naman siya, pwede mo i-click lang siya. O, diba? So, mag-try tayo ng totoo. Oh, ang ganda ng quality ng camera. Super linaw. So, let's try dun sa ano. Saan kaya tayo mag-video? So, try natin. Videohan natin tong photo card ni Jungkook. So, ayan. Videohan natin. 1, 2, 3. So, ayan guys. Nag-video niya. As you can see, super linaw. And videohan din natin tong back. Makita natin kung gaano kalino yung quality ng camera. Ayan. Pwede nyo i-zoom out. O, diba? Super linaw. Ganda ng quality, guys. Makikita nyo naman. And then, done na recording. Ayan. So, ipipress mo yung button na yan. So, let's try naman sa picture kung ano yung, kung malinaw ba siya or what. Ang ganda, guys. So, pag magte-take naman kayo ng picture, ito lang yung pipindutin nyo. So, ilalong press nyo lang siya. So, let's try. So, ayan. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, ito na. Ito na yung isang picture. Ang linaw, guys. So, ayan. Tingnan natin yung picture and i-zoom nyo. Pwede nyo i-zoom out. So, ayan. Ang bilis lang, di ba, niyang gamitin. So, kung gusto mo makita yung mukha mo, kung maganda ba yung angle mo sa shot na yon, so, ganun lang yung pag-zoom sa kanya. Grabe, ang ganda ng camera. And dito sa taas, guys, kung nahihirapan kayo, kung gusto nyo yung kayo mismo yung pipili, kasi may mga pwedeng pamilihan dito. Meron kasing ito, automatic na to. Letter A, automatic. And then, meron dito yung logo ng parang camera and also the video. So, pwede mo siyang i-switch. Kasi, ang alam ko, pwede mo siyang i-focus sa kung saan mo gusto. Kung nangyari sa camera, pwedeng may parang effects ka na ilagay doon sa video. Depende sa'yo. Pero, as for me, ayoko munang galawin siya. Gusto ko lang siya sa automatic kasi okay naman na yung quality. And yes, if you're going to delete a picture or a video, so ito lang ipapress mo. Babalik ka lang ulit dito sa kung saan mo pwedeng tingnan yung mga picture, of course. So say for example, yung pinakaunang video yung i-delete mo. So ito lang yung ipapress mo. Ayan yung parang may trash bin na logo. And ayan, so nakasulat, erase. So, i-click mo lang yun. So, dahil ayaw kong i-erase yung video na yun, just click cancel. And then, hindi na siya mag-delete. And anyway, guys, may flash din nga pala itong camera. I forgot to mention. So, dito, kapag nakalabas yung camera, dun sa left side mo, pag kinlit mo itong button na to, ayan, ayun, nakita niya may lumabas. So, I will repeat. So, ito yung flash, guys. So, i-try natin sa inyo. 1, 2, 3, smile! Ayun, nakita niya nag-flash siya. And ito yung quality niya, guys. As you can see, super linaw. I really love the quality of this camera. Super linaw niya. Ayun, nakalagay pala. Yung megapixel niya is 24.1. So, ayun, super linaw. And, of course, pag ayaw niyo na siyang gamitan ng flash, ibabalik niyo lang ulit siya. Oh my God. Ayan. And then dito, nakalagay yung memory card. So, sa pinakauna is yung flash. Yung middle, dun nyo pwede ilagay yung cord. So, ayan, ganito siya buksan. Dun lang sa tabi. And, ayan na siya. Yung isa is for HDMI. And yung isa, pwede naman dun sa gamit nga yung cellphone charger nyo. Kasi nga ako, nagpapasa ako sa computer ko mismo. Ang ginagamit ko kasing pang-video dati is dalawa. So, ang ginagamit ko is iPhone SE. Which is ito, iPhone SE yung ginagamit ko. And yung isa naman na ginagamit ko is ito ngayon, yung DSLR namin na Nikon D3500. So, when I'm using Nikon D3500, like ko nililipat muna sa computer and then saka pa lang sa cellphone ko kasi dito ako nag-e-edit ng mga videos. Sa Nikon kasi na DSLR namin, ang pinaka-maximum na time pagka magbe-video ka is 20 minutes. So, after 20 minutes, yung video na yon is matitigil na siya kahit hindi mo pa pinag-i-stop. And dito, I'm not sure ha, may nakalagay dito sa battery 2 hours, 14 minutes, and 17 seconds. Ayan sa taas, kung makikita nyo may nakalagay na time. So maybe ito yung time kung gano'n na lang tatagal yung battery mo. So meron pa siyang 2 hours, 14 minutes, and 17 seconds. So, pag nag-record naman kasi guys, ayan, yung mismong seconds lang yung nakalagay dito sa taas. And hindi ko pa alam kung ilan yung maximum sa kanya or baka kung kailan ka lang din titigil mag-video, tsaka mo lang pe-press yung button, tsaka lang siya titigil. Pero pagka sa DSLR, ayan, once na naka 20 minutes na ako, saan ang titigil yung video. And ang gusto ko dito guys, kasi syempre ginagamit ko siya pag-vlog, ayan, nagaganto yung screen niya.
So, ito yung pinaka nagustuhan ko. So, ayan, mabilis na sa aking mag-vlog kasi yung DSLR, hindi ko talaga siya magamit kapag kayo mag-video ako sa labas. Kasi syempre, yung lens lang yung nakikita ko, hindi ko nakikita yung sarili ko kung naaabot ba yung mga background. So, ito yung ginagamit ko, yung iPhone SE, pagka kumakain kami sa labas. Pero, pag dito sa bahay na nag-video ako, ayan, ginagamit ko yung DSLR. So, na ito siya, guys. Sama ko kayo sa video. Ayan, super linaw! Ayan, oh. So, ayan, super linaw niya, guys. And hindi lang maganda yung lighting dito. Ayan, dito tayo mag-try. So, i-try natin siyang i-video kapag ganito. So, i-press lang natin itong button na red. Ayan, ayan. Nag-video na siya. So, kapag naubusan kayo ng storage, pwede nyo lang siya lagyan ng bagong memory card. Ganun lang ulit. Kailangan mo lang siyang buksan dito sa tabi. And ayan, pwede nyo nang palitan yung memory card. Di ko na siya gagalawin, pero pipindutin mo lang siya. So, once naman na pinrest mo siya, lalabas ng kusa yung memory card. And ayan, pwede mo na siyang palitan. And pag napalitan mo na, close mo na lang ulit. Ito rin sa baba, kung mapapansin nyo, meron siyang bilog. So, dito mo ilalagay yung tripod. So, meron ditong panlagay eh. So, ayan, nakikita nyo dito yung color silver. So, ibig sabihin, dun mo siya ilalagay. So, hindi ko pa naman siya ilalagay sa tripod. And I'm planning na bumili ng tripod na yung pang-vlog talaga. Kasi yun yung kailangan ko eh. Yung maliit lang sana. Kasi ito medyo malaki. Pantik lang talaga siya ng mga pictures. Ganun. Na kapag wala kang kasama. So, ayan. Mas mabilis siyang mag-take ng picture. So, pagka magpapasa kayo ng picture, di ba kanina sabi ko pwedeng may cord. Ayan. So, dito niya lang siya isasaksak. Pero pag gusto niyo guys, maganda talaga sa kanya. Kasi kahit hindi siya i-ano sa cellphone nyo. Pag may wifi kayo, ayan, pwede nyo nagay mapasa yung picture. So, ayan, wireless siya pwede. So, ayan. Punta lang kayo guys dito sa menu. So, di ba kapag nasa camera na kayo, menu. So, yun yung nagustuhan ko talaga sa kanya. Wireless, pwede. Kung gusto nyo rin naman na sa computer siya ipasa using cord, ayan, pwede din. Pero para sa akin, mas convenient kung ang gagawin nyo is yung wireless na lang. Para at least kung maraming picture kayo ngayon and gusto nyo na agad i-upload. So, ayan, mabilis lang siya. So, ayan, galing sa menu, ito yung lalabas. So, we have shooting settings. We also have playback settings. Wireless settings. Function settings and display level settings. So, ayan, punta tayo dito sa gitna, which is wireless setting. And now, okay. So, ayan, maraming lalabas. Wi-Fi, Bluetooth connection, airplane mode, Wi-Fi settings, Bluetooth settings, and nickname. So, di na natin pautan yung nickname para alam ko na ito talaga yan. Nakasulat din sa EOS M200. There's Wi-Fi, Bluetooth connection. And then, yung lalabas ng device. So, lalabas na yung mismong name ng device nyo. So, iPhone. And then, i-click nyo lang siya. Tapos, searching na. So, ayan. Screen record ko na lang ulit. And then, after nun, pupunta lang kayo sa Canon. And then, punta pa lang muna kayo sa Wi-Fi. So, ayan. Once na, na-click nyo na yung EOS M200. So, yung kasi yung name ng Wi-Fi ng camera na to. Kapag nagsabi na siya na connection established, ibig sabihin, pwede na kayong magpasa ng picture using your cellphone. So, images on camera. Ayan, pili lang kayo kung kumari, select. Tapos lahat nyo gusto oh my God, wait. Kung lahat nyo gusto ipasa, so, lagyan nyo lang siya ng check. And then, sa baba, yung nasa gitna, nakalagay import. So, click nyo lang. And then, original size. Okay. So, ayan. Makikita nyo kung alin-alin pa lang yung mga nagpapasa na pictures or video. So, ayan. Nagpapasa na siyang lahat. So, kunwari, okay, dun sa next natin ipakita. Sa kasunod. So, kunwari, meron kayong gusto na i-cancel. So, i-press nyo lang yung skip this image. So, dun sa next. Dahil mukhang mabilis na naman. So, ayan. Skip this image. Ayan. So, skip this image. So, kumari, ka-cancel nyo. Yun lang yung pipindutin nyo for skip this image. And then, kapag may nakalagay, images saved, open photo app. Ibig sabihin is, okay na yung mga picture nyo. Pwede na kayong pumunta sa photos. And, naayan na. So, yan yung mga pictures na and videos na nilagay ko. So, para sa akin, mas mabilis to.
pag naka-pair na yung device mo. Pero syempre, kapag ipipair mo pa lang, medyo mahirap kasi ang dami mong kailangan na pindutin. So, kailangan i-connect mo pa siya isa-isa sa Wi-Fi mo or kaya man sa Bluetooth. Pwede siya sa Wi-Fi, pwede sa Bluetooth, and pwede mo siya i-connect sa computer mo. Kaya tatlo yung process ng pagpapasa ng image. And lagay natin itong cover ng lens para hindi siya magasgas. So, ayan siya guys. And then, pag i-off nyo, pipindutin nyo lang ulit yung off na button dito sa taas. And then, off na siya. So, ayan. Super bilis lang niyang gamitin. And guys, kapag natatanggalin nyo yung lens, ganito lang yung gagawin nyo. So, may makikita kayo dito sa camera na button dito sa harapan. So, ipapress nyo lang siya. Press. And then, iti-twist nyo lang siya. Paganto. Wait. Ayan. And, ayun, na-remove na siya. So, papunta sa left yung pag-twist nyo. And, ayan, so remove na. And, make sure na kapag nire-remove nyo yung lens, ibabalik nyo rin yung mga cover nila para hindi sila magasgasan. So, ayan, balik lang natin yung mga cover. And, ayan. So, yan ang aking bagong camera na Canon EOS M200. So, masasabi ko ha, guys. Maganda siyang gamitin, lalo kapag magba-vlog ka. So, kasi diba, dalawa yung ginagamit ko ang pang-vlog. So, dito ako kapag, sa camera ako sa DSLR kapag mag-take ako ng mga pictures. Kasi iba talaga yung quality kapag DSLR eh. And itong iPhone, maganda din naman siya pang picture. Pero more on videos din ako dito, lalo kapag sa labas. Kasi kapag ito, makikita ko pa yung sarili ko using the front camera. Eh, kapag DSLR, yung mismo lens lang yung tinitingnan ko, hindi ko alam kung aling parte yung kasama dito sa video. Pero ito, all-in-one na siya. So, pwede mong makita yung sarili mo. So, ipi-flip mo lang to. Pwede mo lang makita yung sarili mo habang nagbo-vlog ka. And ayun, ang ganda pa ng quality. As you can see, meron siyang lens. Pwede mong i-zoom in, i-zoom out. Pero, malinaw pa rin yung magiging quality ng mga pictures and videos mo. And very handy. Hindi naman siya ganun kabigat, hindi rin siya ganun kalaki. And ang cute lang, meron din siya lalagyan na bag. So, kasyang-kasya siya. And maybe, pwede kong lagyan siya ng dalawa ng camera. Kasi ang laki ng bag. Pwede na yung DSLR and also itong bago kong camera. So, ang kulang na lang talaga sa kanya is yung tripod na hindi yung ganito, yung pang-vlog talaga. Yung as in maliit lang. So, parang ganito na medyo malaki lang din ng konti. So, ito yung ginagamit ko pag nag-vlog ako dito sa iPhone. So, ngayon siguro, ang gagawin ko is, dito na ako lagi mag-vlog syempre. And dito na lang ako sa phone, mag-e-edit ng mga vlog kong videos. So, ayun. I hope na nag-enjoy kayo dito sa vlog na to, guys. And ako, super ako nag-enjoy. And once again, thank you so much, Moni, for my new camera. So, super nagustuhan ko siya. And yun, dito na lang end to vlog na to. Don't forget to like this video, subscribe on my channel, and also turn on the notifications so that you'll get updated when I upload a new video. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!